Hello guys, I'm Sherilyn and welcome back to my YouTube channel. Another tutorial video na naman po ang i-share ko sa inyo. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa NBI online application. Ang una po natin pag-uusapan ay kung paano ba mag-online appointment ng NBI para sa mga bagong applicant o ngayon pa lang kukuha ng NBI clearance. At ang pangalawa naman po ay kung paano ba mag-renew ng NBI with appearance sa branch. And sakto nandito ka pinapanood mo ang video ito. And syempre kung interesado ka at gusto mong malaman kung paano ito gawin, panoorin nyo lamang po ang video ito hanggang dulo. Unahin po natin ang NBI online application for new applicant. Meron po tayong dalawang klase ng new applicant. So yung una po is yung mga first time job seeker. And then yung pangalawa naman po is yung mga with work experience or yung mga nakakuha na dati ng NBI pero wala nang copy ng old NBI clearance at nakalimutan ng NBI old ID number. Gamit ang inyong cellphone, laptop or computer, buksan po natin ang ating internet. Pumunta po tayo sa Google or Chrome. Type clearance.nbi.gov.ph at mapupunta po tayo sa NBI portal. Unahin po natin ang application for first time job seeker. Kung first time niyo po mag-apply ng trabaho at kailangan po natin ng NBI clearance as requirements, malaking tulong po ito para makakuha po tayo ng NBI clearance nang walang babayaran. Kailangan po natin ng barangay certificate para sa requirements ng first time job seeker for NBI. Pumunta lang po tayo sa ating barangay kung saan po tayo nakatira, kung ano po ang nakalagay na address sa inyong barangay certificate, ganun din po dapat ang nakalagay na address sa inyong NBI clearance. So, sino-sino po ba yung qualified na pwedeng makapag-avail nitong first time job seeker? So, una po, dapat po ikaw ay Filipino citizen. Pangalawa, must be a first time job seeker and actively looking for employment. And yung number 3 naman po is must be able to present a valid barangay certification and must be a resident of that barangay for a minimum of 6 months. Okay, simulan na po natin. Click lang po natin itong first time job seeker. And then mababasa po natin yung notice. And click OK. And then ito po yung mga information na kailangan natin i-provide for register as first time job seeker, like gender, civil status, birth date, and then yung first name. If ever na may suffix po kayo, isama nyo na po dun sa first name, katulad po ng junior, the third, ayan, and then yung middle name, surname or last name, and then mother's maiden name, apelyado po ng inyong nanay ng dalaga pa, active mobile number. Kailangan po active mobile number ang ilagay natin kasi dito po magsisend ng OTP ang NBI. And then, enter new email address. Yung active na email address po na naka-login sa inyong cellphone ang ilagay nyo. Kung hindi nyo na po matandaan yung password, pwede po kayo mag-create ng new password. And make sure lang din po na matatandaan nyo yung password na ginawa nyo. And share ko lang po dito sa enter new email address kasi yung iba ganito po yung concern. Yung inilagay po nilang active email na naka-save sa cellphone nila ay ayaw pong tanggapin ng portal kasi ang nakalagay po ay existing email address. Kung ganun po yung mai-encounter nyo, pwede naman po kayo mag-enter ng bagong email address na active sa mga cellphone nyo. And then check lang po natin yung box, read and accept terms of services. Check I'm not a robot and then click sign up. Basahin lang po natin ito and then click agree. And then magsisend po ng OTP ang NBI sa cellphone number na inilagay natin during registration. Enter lang po natin dito yung tamang OTP, click submit and then ito po yung lalabas. Congratulations, you have successfully registered as first time job seeker. And then magsa-sign in po tayo dito sa taas. Yung email address na inilagay nyo po during registration. And then yung ginawa nyo pong password, yung pong inilagay natin, then click sign in. Kaya mahalaga po na tanda natin yung email address and then yung password na ginawa natin during registration. And then pag-click po natin ng sign in, ganito po yung lalabas. Makikita po natin yung full name natin dun sa taas. And then, i-provide lang po natin yung mga kailangang information katulad ng gender, civil status, birthplace, citizenship, and then yung address po natin kung ano po yung nakalagay din sa barangay certificate. Ay, ganun din po ang ilalagay natin dito sa portal. And then, yung mobile number and yung father's name, kompleto po yung first name, middle name, and then yung last name and birthplace po ng inyong father. And then yung mother's name and birthplace. Educational attainment, religion, weight, height, complexion, and then click save. Double check lang po natin and then click submit. Click apply for clearance. And then ito po yung mga valid ID na pwede natin i-present sa branch. Kung secondary lang po yung ID nyo, at least 2 valid ID yung kailangan natin dalhin. Pero kung primary ID po, ay okay lang kahit isang ID lang po.
Ito po yung mga valid ID na pwede nating ipresent sa branch katulad po ng UMID ID, passport, PhilHealth ID, voter's ID, or certificate of registration, BIR or TIN ID, PRC license, birth certificate authenticated by PSA, driver license, pag-ibig, and postal ID, certification from the local civil registrar, certification from Malacañang, solo parent ID, company ID, Seaman's book, school ID, senior citizen ID, and then Marina. Pero dahil po first time job seeker po kayo, pwede pong school ID and then yung original PSA birth certificate. And then yung barangay certification, katunayan na kayo po ay first time job seeker. Sa type of ID, click nyo lang po birth certificate or school ID and then ID number. And then click agree. Basahin nyo lang po itong reminder and then click close. Select NBI branch kung saan po kayo mas malapit na branch. Yung nakikita nyo pong blue, yan po yung available slot. Pumili lang po kayo ng date na gusto nyo. Ito po yung mga payment method kung saan pwede po tayo magbayad. So yung pipiliin po natin dito ay GCash. Click nyo po yung GCash and then kung ano po yung napili yung payment method, dun lang po tayo pwedeng magbayad. Click proceed. Click proceed to payment. Para makapag-generate po tayo ng reference number. So 130 pesos for NBI clearance fee, system fee, 30 pesos, dati po ay 25 pesos lang, so parang nag-start po siya noong March 20, not sure. And then, yung total po na babayaran natin is 160. Para po ma-monitor po natin yung ating application, so click lang po natin yung transactions, makikita natin dito yung reference number na na-generate. And then, kung pending yung status or kung nakapagbayad na po tayo. May mga ganitong case na doble po yung kanilang reference number. So para makancel po yan, dun po tayo sa cellphone natin mag-login. Ganito po yung sample ng pag-cancel. Pag-login nyo, click nyo lang po yung transactions. Then makikita nyo yung mga reference number na nag-generate. And then cancel po natin yung sa huli kasi yun yung unang na-generate natin. Click cancel. And then submit. Kapag na-cancel na, click nyo lang po yung home and then transactions para ma-refresh and then okay na. Ito po ang sample ng status kapag tayo nakapagbayad na. So, magiging kulay green. At nakalagay po dyan na paid na. Screenshot nyo lang po yan kasi yan po ipapakita natin sa branch. Okay lang po kahit hindi na ipaprint. Ang mahalaga, alam mo yung reference number mo. Pwede nyo naman po ipaprint kung kayo po ay wala mga cellphone or nagpa-online lang po sa mga shop. So, yung susunod naman po natin gagawin ay application for new applicant sa mga may trabaho na dati o yung mga nakakuha na po dati ng NBI pero wala ng copy ng old NBI clearance at nakalimutan ng NBI old ID. Sa mga renewal or nakapag-register na dati pero maraming corrections sa mga details nila katulad ng kanilang birthdate, full name, and details ng parents kasi hindi na po na-edit sa system kapag nakapag-generate na po ng reference number. Proceed po ulit tayo sa NBI portal, then click agree. Click nyo po ang close. Magre-register po tayo as new applicant. Mababasa nyo po dyan ang do you have an NBI clearance issued from 2014 to present. Click nyo lang po ang no. Ito po ang mga details na kailangan natin i-provide. Pagkatapos po natin i-provide lahat ng information na kailangan, check lang po natin ang read and accept terms of services and then check I'm not a robot and then sign up. Click nyo po, I agree. Ilagay po natin yung OTP na sinend sa atin ng NBI. Click submit. And then you have successfully registered in our portal. And then sign in lang po ulit tayo dito sa taas, yung email and password. Then sign in. And then pagdating naman dito, make sure na tama po lahat ng details na ilalagay natin. Lalo na po dun sa father's name and mother's name. Kasi hindi na po ma-edit yan kapag nakapag-generate na po ng reference number at kapag nakapagbayad na po kayo. Para po sa susunod, just in case na mag-process po kayo ng door-to-door delivery ng NBI, ay hindi po kayo mahirapan. Kaya make sure din po na kumpleto yung pangalan ng ating mother's name. Like first name, middle name, and then yung last name. Doon po sa mga susunod na step, hindi ko na po ipapakita sa inyo kasi halos pare-parehas lang naman. Katulad nung pinakita ko sa inyo din sa first time job seeker, yung dito sa pag-i-edit ng details nyo, sa pagkuha ng slot, at pag-process ng inyong bayad. Dito lang naman po nagkakaiba sa pag-create ng inyong account. Depende po sa ipaprocess ninyo kung first time job seeker ba, kung new applicant, check po natin yung
low. Pero kung meron ka ng NBI clearance dati at for renewal, check lang po natin yung box ng yes. Kapag na-check nyo po yung box ng yes for renewal, so kailangan po natin dyan appearance. Tayo po ang personal na pupunta sa NBI branch para mag-claim ng ating clearance. And syempre, available din po ang NBI door-to-door delivery online. Click nyo lang po itong click here. So, bali hindi ko na po isasama dito ang pag-process ng NBI door-to-door delivery kasi may ginawa po akong separate video about NBI door-to-door delivery online. Kapag renewal with appearance po, so check natin yung yes. So, kailangan lang po natin details dito yung first name, surname or last name, then yung mobile number, birthday nyo po, and then yung NBI ID number. Pag-click nyo po ng proceed, lalabas po dyan data successfully retrieved. Ilagay nyo po yung mobile number, enter new email address, and then new password, and then check, read, and accept terms of services, and then I'm not approved. Kapag naging successful po ang pag-create nyo ng account for renewal, mag-login naman po tayo dito sa taas yung email and password na ginawa natin during registration and then sign in. Hindi ko na po ipapakita yung susunod na step sa inyo kasi halos pare-parehas lang din naman. Hanggang dito na lamang po ang ating video tutorial. Sana po ay nasundan nyo po step by step at nakatulong po sa inyo ang video ito. Kung bago ka lamang po sa aking channel at nagustuhan niyo po ang video ito at nakatulong po ito sa inyo, please don't forget to subscribe to my YouTube channel at i-like ang video ito. Kung meron man po kayong ibang katanungan or another suggestion, feel free to comment down below. At baka sakaling yung tanong niyo po ay tanong din ng iba at pwedeng makatulong din sa kanila. Thank you for watching, guys!